Kilang Ama, muli sa dakong ito kami po'y nagkakasama upang purihin ka, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Lobin mo naman na kayo muling samahan at muli niyo pong iulat magpalang kamay at tulungan kaming lahat sa aming mga pangailangan. Higit sa lahat, niya ang may makaramdaman niyo pong abutin at pagalingin sa pangalan ni Jesus. Pagpalain niyo pong abutin balit ng ating hatid upang pagsami magbigay buhay at kalakasan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon.
The book of Joshua, chapter 1, verses 1 to 9. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aid, Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country to the great sea on the west. No one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their forefathers to give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Purihin ang Panginoon.
Pagkamatay ni Moises, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at dating kanang kamay ni Moises, "Patay na ang lingkod kong si Moises. Pahandain mo ang buong Israel at tumawid kayo ng ilog Jordan patungo sa lupaing ipinagkakaloob ko sa inyo. Gaya ng aking pangako kay Moises, ibibigay ko sa inyong lahat ng lupaing inyong maaabot. Ito ang magiging hangganan ninyo. Sa hilaga ang bundok ng Libano, sa timog ang Ilang, sa silangan ang malaking ilog Euphrates, at sa kanluran mula sa lupain ng Mahiteyo hanggang sa dagat Mediteranyo. Hindi ka matatalo ninuman habang ikaw ay nabubuhay. Kung paanong sinubaybayan ko si Moises, kayon din ang gagawin ko sa iyo. Hindi kita pababayaan. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pananakop nila sa lupang ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Ngunit dapat kang magpakatatag at magpakatapang. Sundin mong mabuti ang kautusang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag mong susuwayin ang anumang itinatagubilin doon at magtatagumpay ka sa lahat mong gagawin. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na iyon. Dinidilihin mo iyon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay sasayo saan ka man pumunta." Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa atin buhat sa Panginoon. To God be the glory.
Taasan niyong kamay. Ano mang mangyari, sa Diyos ang kapurihan magpakailanman. Amen ba? Kayo ba ay umaasang may tatanggapin ngayon? Bago tayong patuloy, mahalagang paalala muli. Ang paalala raw ay gamot sa taong parating nakalilimot. Amen ba? Una sa lahat at higit sa lahat, pag sumakita nating bigyan panahon ang Panginoon tuwing araw ng Sabado sa ating lingguhang family appointment with El Shaddai dito sa Ambel Business Park, San Dionisio, Paranaque City upang ating mga kailangan ay tugunin ng Panginoon. Amen ba? Pangalawa, pag sumakitan nating patuloy na makapag-akay ng mga taong hindi pa gaanong nakakakilala sa kabutihan ng ating Diyos. Pangatlo, huwag kaliligtang gumawa ng mga prayer request na may kalakip na hain at handog sa Panginoon para tayo ay lalong kalugdan ng Panginoon. Amen ba? Pangapat, patuloy na magdala ng joyful water, passports at iba-iba pang bangkay na ibig ninyong itaas sa Panginoon para kanyang kasihan at pagpalain. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon, purihin ang ating Diyos. Sigaw niya ang salitang tagumpay. Tagumpay! Kumusta na kayo? Totoo? Natanungin ko kayo, anong ibig sabihin ng tagumpay? Sa wikang English. Ha? Success. Anong ibig sabihin ng success? Mamaya alamin natin ang mga success at saka tagumpay. At paano tayo magtatagumpay? Kayo ba ay may pangarap na magtagumpay? Saan? Ha? Saan? Saan niyo gusto magtagumpay? Okay, mamaya alamin natin kung saan tayo dapat magtagumpay at paano tayo mananagumpay. Amen? Okay, maputay sandali tayo makinig ng mga tagumpay sa problema. Glory to God. Palakpakan po natin ng malakas si Yahweh El Shaddai, yung pinakamalakas sa papuri sa Diyos sa buhay. Isang mapagpalang gabi po sa inyo, mahal namin po ng lingkod, Brother Mike, at sa mga nakikinig sa kani-kanilang tahanan. Tayo po ngayon ay nandito po sa Every Tuesday Family Appointment with El Shaddai, kung saan po ginaganap po ang ating pong gawain sa lugar na ito. At sa mga oras pong ito ay tayo po idadako po sa ating pong question and answer portion, kung saan po bibigyan ng katugunan ng ating Panginoon ang ating pong mga katanungan sa pamagitan po ng ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde. At ang magtatanong po ay mula po sa Valenzuela City, Brother Lolito Nieva. Papurihan po natin ng malakas si Yahweh El Shaddai. Magandang gabi po, Brother Mike, mga brothers and sisters. Brother Mike, aking pong katanungan ay tungkol po sa aking birth date. Sali po na 1943, ginawa ko po 1942. Dahil po nung nandun po kami sa Silang Cavite noong 1959, panahon po ng eleksyon, ipinarehistro po kami ng aming amo na wala pa po sa edad. Ang aking pong katanong, paano po ba ang proseso? Dahil nung umuwi po ako ng probinsya namin, sinisingil po ako ng abogado ng 40,000 para raw maitama yung aking birth date. Birth date? Yung araw ng kapanganakan? Opo. Ang nakakaalam niyan ay yung nanay at tatay mo, di ba? Na pagkatapos ng ipanganak, yan ay nire-restro para malaman kung anong araw ka pinanganak sa kapitsa. Ngayon, mayroon ka bang record niyan, yung mga tatay mo, kung saan ka nirestro? Saan kayo pinanganak? Sa Western Samar po, sa Tarangnan. Oh, Western Samar. So dapat mayroon kang resto doon nung tama mong birthday. Mayroon ba? Mayroon nga po, dahil nung naristro kami sa Silang Cavite,
hindi ko na po binago. Nung umuwi po ako, nagpapaligistration, registration ko po sana, kaso may record pa. Kaya nung kumonsulta po ako sa abogado, hinihingan po ako ng 40,000. Bakit naman? Laki naman noon. Eh, yun nga po. Para maitama, maipirmi sa 1942. Kung ibabalik ko naman po sa 1943, marami ho magiging complete gawa ng marami ako, may isuspensioner po ako, baka mapiktuhan po. Paano po ba kaya ang proseso? So, ang proseso niyan is kung ano yung original na birthday mo. Okay? Hindi ka lang ang legal process niyan, pero simpleng pagkamali yan eh. So, gagawin mo lang dyan ay affidavit ng real birthday mo. Opo. Ngayon, ang may problema lang dyan kung mayroon ka ng passport, mayroon ka ng maraming dokumento na nagsasabi ng ibang pitsa ng kapanganakan. Yun ang magkakaroon ng legal process para mapalitan. Pero kung wala ka namang mga ibang record, so para maliban dun sa rehistro mo sa Kumilik, nung magbuto ka. Ang rehistro ko po sa Kumilik, 1943. 1942 po. O yun yung tama, 1942. Hindi po, 1943 talaga po yung aking tunay na birth date. 1942? 1943 po. 43? Ang ginamit ko pong pinarehistro kami nung aming amo, nung nasa silang kami, noong 1959. Ah, in advance ang 1 year? Oo, nag-advance ako ng isang taon na edad. Hallelujah. Kaya nung kumukuha po ako ng birth date sa Tarangnan, Western Samar, mayroon pa pala ako pong record doon na 1948. Pero alam ko po na 1948 talaga ako pinanganak. Anong year ka nagpa-restro sa Silang? 1959 po, panahon po ng eleksyon eh sa lokal. Eleksyon, o, panahon pa po ni dating Pangulong Carlos P. Garcia. Oh, wala na, burado na yun. Mayroon pa pong record eh sa doon, sa bayan namin. Sa bayan nyo? Opo, opo. Mula ano, may record ka pa? Mayroon pa po eh. Kailangan mo nga niya ng ano, ng petition sa husgado para para mabago yung anong yun, record na yun. Opo. May ilagay sa tama. Okay? Opo. Pero sabihin mo naman sa abogado, ang mahal naman kami ng 40. Ay, ipipre-over na lang kita kamo, 10, pwede na. Yun nga po, brother, eh, hindi ko kaya ng... Simple lang naman niya na ano, petition eh. Brother saan Mike, sa ako nagkumuha ka na lang sa PAO. Alam mo yung PAO? Opo, opo. Public Attorney's Office. Opo. Simple petition, walang babayaran na malaki doon. Mababayad mga abogado dyan, masisipag pa. Opo. Okay? Brother Mike, meron pa isa. Yung kung sakaling ipipermis ko 1942 ang aking birthday, hindi po ba makakapit to sa aking mga anak? Kasi aking dalawang anak, nasa ibang bansa po dahil ang record nila, 1942 talaga yung aking birthday. Hindi po ba makakabit ko yun sa kanila? Nasa ibang bansa na sila? Opo. Opo. Hallelujah. Now, tanungin mo abogado, ano? Kasi ako abogaduhan lang eh. Opo. Ay, hindi ko alam kung aapektuhan yung kanila doon sa ibang bansa. Opo. Sige okay. Po, maraming salamat po. Sige. Glory to God. Malakas na papuri sa Diyos sa buhay. At ang susunod naman po mula po sa Taguig City, Sister Marilyn Carpio. Papurihan po natin ang Panginoon. Magandang gabi po, Brother Mike. Mayroon lang po akong nais itatanong sa inyo. At nawa ito ay mabigyan ng kalutasan ang aming problema. Kasi po, Brother Mike, yung itatanong ko tungkol po sa citizenship ng aking tiyuhi na kano. Na asawa naman ng aking auntie. Dahil US citizen pa po rin siya sa loob ng sa loob ng siyam na taon hanggang sa ngayon. Ano po kaya ang dapat namin gawin, Brother Mike? US citizen siya. Oo, hanggang sa ngayon po. 9 years na po. Paano siya naging US citizen? Kasi po, hindi pa po siya legalized na as a Filipino citizen. Hanggang sa ngayon. Teka, Filipino ba siya? Yung auntie po namin, Pilipina. Okay, auntie mo, Pilipina. Yung asawa niya, Amerikano po. Amerikano, so okay. US citizen yun. Bakit gusto magpa-Pilipino citizen? Eh, kasi po, sa ngayon po, may problema po kami dahil sa 9 years po siya na tumigil dito sa Pilipinas. May multa.
Hindi pa po namin naparating po kung saan namin dapat iparating. Kaya po humingi kami ng tulong sa inyo. Sa immigration, ano po, punta kayo sa immigration, i-re-resto niya siya as unregistered alien. Dito pa sila katira na ngayon? Opo. Lipinas. Kasi po, Brother Mike, 9 years na po siyang tumira dito. Ngayon po, hindi na siya makakalakad dahil labas-masok na po siya sa ospital. Kaya ba, humihingi po kami ng tulong sa inyo na nawa naman eh, bago naman na mawala siya sa mundo, naayos po namin ang kalagayan niya dito. Kasi baka po kami ang maiipit. Ade, ano lang yan? I-restore nyo sa, ano, sa immigration. Office Commission Immigration. Punta kayo doon, ha? Hanapin nyo si Commissioner Al Fernandez. Opo. Tutulungan kayo noon. Wala lang problema yan. Ano lang yan eh. Maaring magmumulta lang yan sa overstay niya dito. Yun nga po problema, Brother Mike, kasi wala na siyang pera eh. Wala siyang mumulta. Anyway, kamo, pag hindi siya makabayad ng multa, hindi man siya makakalabas. Ayaw naman niya lumabas ng Pilipinas, di ba? Opo. O, hindi na problema yan. Di ba? So, hindi kayo pagmumulta. Basta i-rehistro nyo lang. Alamin nyo doon para mabigyan kayo ng tamang payo. Mayroon naman yung paraan dyan. Hindi naman niya agad anuman talaga. Sige po, Brother Mike. Hingi na lang po kami ng ano sa inyo, referral. Punta ka sa opisina at bibigyan kita ng sulat. Ay, salamat sa Diyos. Okay. Salamat po, Brother Mike. God bless po. I love you. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Ay, alam niyo, baga mapatuloy niya sana. May gusto ko niya ng kwento? Kanina nakikinig ko na sa mga nag-EMC. Napupunan niyo kapag pinag-i-introduce na nila ako. No? Sabi ko ito, parang yung harap nila ito kay ibang bansa. Ano? Sasabihin na, ikinararangal kong ipakilala ang ating punong lingkod. Hallelujah. Well, sabi ko, masyado na tapos ang Pasko. Praise God, glory to God. Papurihan po muli natin si Yahweh El Shaddai. Mula naman po sa Maragondon, Cavite, Sister Gloria Rodriguez. Papurihan po natin ang malakas ng Panginoon. Magandang gabi po, Brother Mike. Sa inyo mga kapatid. Ako, Brother Mike, ay magtatanong at hihingi po ng tulong sa inyo. Dahil lang po sa aming lupa, na kami pong pilit pong pinapirma ng kalaban namin sa lupa, na hindi na po pinabasa sa amin na nagngangalang kasulatan. At ang mga kapatid ko po ay pinapilit pong pinapirma, hinawakan pa po ang kamay, makapirma lamang. At anong pinapirmahan sa inyo? Po? Anong pinapirmahan? Isa pong papeles. Anong klaseng papeles yun? Para po sa aming lupa. Oh, anong sinasabi sa papeles sa lupa? Ay, hindi na po pinabasa sa amin, basta na po pilit pinapirma. Oh, hindi pwede yun na pipirma kayo na hindi nyo binabasa para kayo nagpipirma niya ng People's Initiative. Kasi... Pero sa atin, pirma tayo ng pirma, tayo nagkakagulugulang bansa kasi natin. Kasi po, sa bahay lang po kami pinapirma, wala pong hinarapang batas. So, maaring pinirmahan nyo ay dokumento de binta? Hindi o dokumento de sanla? Hindi na nga po pinabasa sa amin. Tsaka, 9 taong gulang po lang ang mga kapatid pawa pong minor de edad. Hindi, walang visa yun. Yung pirma ng minor de edad ay walang visa. Ha? Kaya pwedeng habulin nyo yung lupang yung kung yun ay binintan nyo. Wala pa kasi edad. Ihingi nga po ako ng tulong sa inyo. Dahil po pinalis na kayo sa lupa. Ano nangyari sa lupa? Ang nangyari po sa lupa, nagpadala po kami noon ng sulat sa Amerika at sa Saudi na itong lupang ito ay hindi sa kanila at ito po ay ibalik sa amin. Ang sagot po sa amin ay hindi sila nakikialam sa lupa na yon pagkat hindi nila alam kung paano ito napapunta sa kanilang ama. Dahil namatay na po yung nagawa ng kasalwa. Hanapin nyo yung dokumento. May kopya kayo ng dokumento? Meron po kaming dokumento. May pizza yon ng pirma, pinirmahan nyo? Opo. Okay. Patitres yun doon sa pizzang yon kung ano-ano ang mga edad nyo. Kasi kung talagang minodidad kayo ng pumirma, walang visa yon. Now,
Ay, ngayon po, sa kaninong pangalan yung lupa ng pumirma kayo? Sa sa Baldomero Ramos po. Sino si Baldomero? Ang aking pong ama. Ama mo? Opo, namatay na po. Nang pumirma kayo, patay na yon. Opo. Pero mga minoridad kayo? Opo. Wala kayong extrajudicial partition na ginawa? Meron po silang ginawang didibsel. O didibsel, pero hindi pwede kayong pumirma ng didibsel kung wala pang extrajudicial partition o judicial partition na tinatawag na nagdeklara na kayo ang mga eredero o nagmamay-ari yung naiwang lupa nung namatay. So maraming itetres na dokumento yan. Mayroon kayong yung mga, dalhin nyo yan sa ano, yung mga dokumento, dalhin nyo doon sa ating tanggapan sa Morsolo pag-araw ng Miyerkules sa hapon, mga bandang alas 4 hanggang alas 6 yata yung ating mga volunteer lawyers doon. Ah, libre ang konsulta doon sa kanila. Kailan pag nagkakaso na, siyempre naniningil na yung pamasahe papunta sa huskado. Kasi ito po ay nagkaroon na ng hearing po, pero bakit po kami ay lagi po kami talo? Lagi sa Supreme Court na po. Nasa kaso na. Opo, ay pero ngayon po ay wala po kami, wala na pong ano. Wala nang ano. Kasi po ay talo daw po kami. Sabi ko pa paano kami matatalo mga minor de edad. At saka pa paano nagkaroon ng dibsel gayong mga bata pa at pawa pong inosente. May pinirman kayo kamo eh. Ay, hindi po namin alam yung pinapirma. Pilit po lang pinapirmahan sa amin. Okay na nga. So, sa kaso niyan, haharap kayo at haharap yung abogado nyo. Pag hindi kayo humarap, wala kayong abogado, matatalo nga kayo. I-declare kayo ng default. Pag kayo hindi humarap sa kaso, pag kinasuhan kayo, kailangan kumuha kayo ng abogado. Right away. Pangalawa, kailangan mag-appear kayo dun sa husgado. May abogado kayo sa wala, mag-appear kayo sa husgado para masabi niyo sa husgado na wala kayong abogado. Bibigyan kayo ng husgado ng abogado. Kasi kung pinababayaan niyo mga kasong ganyan, ay aabutin niyo nga yan, talo. Kasapagkat i-declare kayo yan in default, wala kayong interest na dun sa kaso na pinaglalaban. So maaaring natalo kayo sapagkat hindi kayo nag-appear sa husgado ng kayo kasuhan. Nag-appear po kami. Oh, may abogado kayo? Meron po. Ang hina naman abogado niyo. Bakit natalo? Ay nga po, nagtatakot. Hindi po namin matanggap pa aming pagkatalo. Kailan pa kayo natalo? Noon pa pong 19... Forgotten? 92 po. Nako. Hallelujah. Talo ka na nga. Sapagkat may prescription ng mga kaso kung kailan ka pwedeng humabol. Pag nakalagpas yung prescription date na yon, wala ka ng habol. Talo ka na nga. Pero brother Mike... Pero anyway, sabi ko sa inyo, kung abogaduhan lang dito ha. Meron tayong abogado. Ako kasi puro kanlan yan, puro practical lang. Pero sometimes tumatama din tayo eh. Kaya tayo kumuha nung nakakaalam sa batas. Pumunta kayo sa Aram Miyerkules, doon sa Morsolo, dalhin nyo lahat ng dokumento, ipresenta nyo doon sa ating mga volunteer lawyers doon. Magaling yun, mga bata pa. Ha? Salamat para po. Para masagot ka ng lahat ng kakatanungan, kasi puro yan, legal ng tanatanong mo nang yan eh. Opo. Maraming po salamat, okay. Brother Mike. Pupunta na lang po ako. Pag may kaso kayo, pinababayan mga kaso nyo ha? Kasi pag daan ang panahon yan, salip na manalo kayo, talo talaga kayo. Amen. Glory to God. Mula naman po sa Parañaque City, Brother Danny Boy Lagawan, papurihan po natin si Yahweh El Shaddai. Magandang gabi po, Brother Mike, and also to Sister Belen. At higit sa lahat sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai, glory to God, glory to Jesus. Brother Mike, totoo pala talagang magkamukha po pala talaga tayo. Ang layo mo naman. Brother Mike, sa gabi pong ito, mayroon po akong dalawang katanungan po na nais ko lang pong mabigyan po ng linaw dahil ako po'y naguguluhan. Ang una ko pong katanungan, Brother Mike, ay napapatawad din kaya ako ng Diyos gayong hindi po ako nakahingi ng tawad doon sa mga taong nagawang ko po ng kasalanan
At isa po doon ang aking ama na namatay na lang po yun. Alam niya na meron akong sama ng loob sa kanya. Pero nung makilala ko ang Diyos, napatawad ko rin po pero hindi niya alam. So isa po siya doon sa apat na taong nagawang ko po ng kasalanan. Ang tanong mo ay kung papatawarin ka ng Diyos. Opo, kung napatawad din po ako noon. Kasi humihingi naman po ako ng tawad sa Diyos lang, pero doon sa mga taong nagawang ko po ng kasalanan, hindi po nila alam yun na... Okay, nangumpisal ka na ba sa pare? Basta sinabi ko lang po, humihingi ako ng kapatawaran doon sa mga taong nagawa ko ng kasalanan. Sabi ko po doon kay pare. Sasabihin mo sa pare, anong kasalanan ginawa mo? Ha? Kasi kailan in-specify, anong kasalanan ginawa mo? Tapos nun yun, tungkol sa kapatawaran, sabi sa Biblia, lahat na humihingi ng tawad, umaamin ng pagkasala, at humihingi ng kapatawaran sa Panginoon ay pinatatawad sa isang kondisyon. Kailangan magpatawad ka rin. Okay? Patatawarin mo yung lahat ng mga tao nagkasala sa iyo sa kakahihingi ng kapatawaran sa Panginoon. Kasi ang ating hinihingi, patawarin niyo po ako sa aking makasalan tulad ng pagpapatawad ko sa mga nagkasala sa akin. Kaya kung wala tayong mekonhiti nagpapatawad, sasabihin na ba, anong tutularan ko? Wala ka pang ginawa na pagpapatawad. So ang tanong ko sa iyo, pinatawad mo na ba yung lahat ng mga nagkasala sa iyo? Brother Mike, pinatawad ko po sila pero hindi ko po alam kung pinatawad po ako dun sa kasalanan kong ginawa sa kanila. Hindi mo na problema yon. Kasi po, bali... Hindi mo na problema yon kung namatay na sila, di ba? Yung tatay ko po, pero yung iba buhay pa ho ngayon. Pero sila pinatawad mo na. Opo, brother. Tapos humigas ka nalang tawad. Humingi po ako ng tawad sa Diyos kasi hindi ko na po sila nakakausap. Malayo na po. Okay. Ganito yan eh. Basta nasumpong sa Biblia, magpatawad ka o pampatawarin ka ng Panginoon. Ngayon, maari yung pinatawad mo ay hindi ka pinatawad. Di ba? Okay. Hindi na natin problema yon. Basta sa puso natin, pinatawad natin sila. Kung tayo hindi nila patatawarin, ang Diyos naman ang magbibigay sa atin ng kapatawaran. Okay. Amen? Opo. Nasundan niyo ba yun? Opo. Maaring hindi tayo patawarin ng tao. Pero ang Diyos pwede tayong patawarin kung tayo ay nakapagpatawad na rin sa ating kapwa. Okay? Kung ikaw nagpatawad ng lubusan, kasi pagpapatawad, dalawang steps yan eh. Una, sa puso mo, patawarin mo talaga sila yung nagkasala sa iyo. Pangalawa, puntahan mo sila para magkasundo kayo. Pero may mga taong hindi ka talaga patatawarin eh. Yung obligasyon mo, ayon sa nasusulat, na patawarin sila kung nagawa mo na yon, sa Diyos ka nahihingi ng tawad at patatawarin ka ng Panginoon. Amen? Ang magagawa mo lang sa mga nagpapatawad sa iyo, panalangin mo sila. Okay. Na sila ay matutong patawad sapagkat sila ngayon may problema sa Panginoon pag hindi ka pinatawad. Diba halimbawa ako, nagkasala ka sa akin o nagkasala ko sa iyo o nagkasala ka sa akin, pinatawad na kita. Okay? Ikaw naman sa akin nagpatawad. Problema mo yun, hindi ko problema yun. Basta ako nagpatawad na sa Diyos, cleared na ako. Paghihingi ko ng patawad sa Panginoon, tsak patatawarin ako. Okay? Mabigat. So yung problema mo ay hindi ka pinatawad ng pinatatawad mo. Okay? Apo. Sabi ko nga sa iyo, hindi mo na problema yun. Problema nila yun. Kung ikaw ay totoong nakapagpatawad na at pinatawad mo sa kanila, sa Diyos nakatupad ka na ng obligasyon mo. Kaya ang kapatawaran ng Panginoon, tatanggapin mo. Apo. Bali yung pangalawa ko pong katanong ang Brother Mike kay... Bukod pa dun sa mga pagsubok na naranasan ko sa aking buhay, marami pa pong nangyari at ang tatanong ko po, kung ito po ba ay isang sumpa na bunga ng kasalanan kong nagawa o ito'y nais lang Diyos na tugunin ko yung panawagan niyang maglingkod. Kasi po, nangako po ako sa Kanya na maglingkod po bilang tagapagpahayag ng mabuting balita sa ubasan po ng El Shaddai noong year 2001 po. Pero ang nangyari po, nakapag-backslide pa po ako. Okay. Alam mo yung pangangaral ng salita ng Diyos ay panawagan talaga ng Panginoon yan, ano?
gusto man natin, kung hindi talaga para tayo doon, hindi natin magagawa yan. Ngayon, yung pagsubok naman ay natural yan. Makasalanan ka o banal ka, dadaan ka araw-araw sa pagsubok na tinatawag. Because life is a continuous struggle. Okay, huwag kayong magtataka dyan. Kaya ang ating panalangin ay ilayo tayo sa mga pagsubok. Yan ang hinihingi natin sa Panginoon. Sapat ang Panginoon lang ang makakalayo sa atin sa mga pagsubok. O, sabi naman sa Biblia, sa gitna ng pagsubok, kasama mo ako. Ang kainaman sa may Diyos, kaysa tayo ng Diyos, may pagsubok man, kasama natin ang Diyos. Amen? At pagkasama natin ang Panginoon, walang pagsubok na hindi natin mapagtatagumpayan. Amen? Iba yung kasalanan at pagkakasala sa pagsubok. Ha? Pwede kang subukin. Si Kristo ay sinubok several times, tinukso, pero niminsan hindi siya nagkasala. Sa gitna ng pagsubok, ang iwasan natin ay yung magkakasala tayo. Ha? Sa pagkakasala ng pagsubok ay, in fact, kung wala ng pagsubok, tayong dinaraanan, problemang malaki yan. Ha? Delikado yan. Pag wala ng pagsubok, ay malapit na yun. So, ang ating kwandyan is, anong dapat natin gawin sa gitna ng pagsubok? Una, sabi sa Biblia, rejoice in the Lord. Ha? Ano sabi sa James chapter 1? Consider it pure joy when you pass all kinds of troubles. Ha? Ikaw natin yun ng dapat magalak tayo sa gitna ng pagsubok sapagkat kapag tayo nainis, kapag tayo ay nalungkot, kapag tayo ay depressed, talo tayo. Pagtatawanan tayo ng demonyo. Diba? So, in times of trouble, rejoice. Rejoice in the Lord. Ha? Yan ang unang step dyan. Pangalawa, then, look at the trouble. Huwag niyong tatalikuran yung problema. Harapin niyo. Ha? Alamin nyo anong ugat ng trouble na yon. May pinag-uugatan yan. Unless matunto natin yung ugat, hindi natin mabibigyan solusyon yung problema. Natatandaan yung alibugang anak na nagka-problema na siya mabigat, hindi siya nagtuturo kung kani-kanino. Inamin niya yung kanyang pagkamali. Ako ang may problema, sabi ng alibugang anak. Kaya itong gagawin ko, magsisisi ko, babalik ko sa tatay ko, aminin ko na itong kasalanan ko. Diba? Yun. Pagdating ng mga pagsubok, so huwag sasabihin natin na, oh, siguro ito bunga ng sumpa. Sometimes, kadalasan yan ang ating ini-excuse eh. Pero itong tatandaan nyo, sa sandali na ang tao ay manalig at manampalataya kay Kristo at tinanggap siya bilang Panginoon tagapagligtas, putol na ang kapangyarihan ng sumpa sa buhay mo. Amen? Amen? Bali po kasi, Brother Mike, nawala na po kasi ang lahat sa akin kasi yung nawala na po yung mga anak ko at saka yung aking asawa. At saka yung itong December. Bakit nawala? Bali po, natangay po ng uwak, Brother Mike. Natangay ng iba? Opo. Hallelujah. Bali, ang nangyari po, binawi ko po siya sa after 3 months. And then, wala na rin namang naging magandang pagsasama namin. December 17 po, natangay na rin po yung mga anak ko. Sinama niya na. Umuwi na po sila dun sa mga binang ko. Sa binan mo? Opo. Then, finally, December 30, naalis na po sa akin yung aking hanap buhay na hanggang ngayon hindi nila alam. So, hindi ko po sinabi sa aking asawa kahit nandun sila sa probinsya. Ang iniisip ko, baka ito po yung bunga na ipinangako ko sa Diyos na habang ako'y naghahanap buhay, maglilingkod sa Kanya. Parang iniisip ko po yun. Okay. Pwede yun, no? Sapagkat pag tayo ay nangako, talagang tatanggapin ng Panginoon ang ating pangako at sisingilin tayo doon. Depende sa anong klaseng ipinangako mo. Ang paglilingkod kasi sa Panginoon, ha? Iba't ibang antas at iba't ibang pamamaraan. For example,
Lahat tayo ay may tungkulin at mayroon tayong misyon. Not necessarily pagpapahayag ng salita ng Diyos. Now, as a family man, our first mission is our family. Mission yan. Mission yan, nagagampanan natin yung ating familia. Sapagkat ipinagkatiwala sa atin ng Diyos yung ating may bahay at ang ating mga anak. Iyan ang pangunahing mission ng layman. Maliban kung pare ka talaga, wala kang pamilya intindihin sapagkat niyakap mo yung pagkapare na talagang pinagbabawal yung pa-pamilya. Pero kung tayo ay tulad nito, mayroon tayong pamilya, ang unang mission natin at tungkulin sa Panginoon ay gampanan yung ating pagiging padre de familia o madre de familia. Nasundan niyo ba yun? Remember this, our basic mission is to raise a family. Iyan ang utos na pangunahin sa Biblia. Sabi doon, go, live, and increase your numbers or multiply. Iyan ang unang mission ng tao sa totoo lang. Basahin niya ang aklat ng Genesis. So, there are different ways of serving God. Sa profession natin, kung tayo teacher, tayo doctor, tayo engineer, tayo lawyer, dapat yan ay pinapractice natin ang ating profession ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa salita ng Diyos. In that way, we are fulfilling our mission. Kasi iba't iba ang kaloob na bigay sa atin ng Panginoon. Yung preacher naman, then, first of all, you should really commit yourself to Christ. One. Second is, you should be able to practice what you preach. See? Kasi hindi tayo paniniwalaan pagtatawanan tayo ng mundo o ng kaaway, ng diablo, ibubulong doon sa mga pinangaralan natin, maniwala ka dyan. Sabi, wag maglalasing, pero sundan mo, nandun sa beer house pupunta yan. Diba? Ayan. So, suriin mo, balikan mo yung araw na ikaw ay nangako sa Panginoon. Kayong lahat na may pangako sa Panginoon na hindi niya tutupad, mabigat po yan. Sapagkat nasusulat yan, eh, mabuti pa ang wag na tayo mangangako. Pero the moment na tayo ay nakapangako sapagkat tayo may pangailangan, normal sa tao yan, pag may pangailangan, Lord, pagalingin mo naman ako, pag ako gumaling, paglilingkuran kita, tatayo ko dun sa entablado. Tatlong taon nakaraan, di pa nakakatayo dito, pinagaling. Diba? Kaya ngayon masakit na naman ang tiyan. Lord, pagalingin mo ko, pag inulit mo pa yan, hindi lang tiyan ang sasakit mo. Eh, kaya ka nangangako. Pag nangako kayo, tuparin nyo agad, sabi ng Panginoon. Ayaw niya ng nangako na ditunupad. Okay, so balikan mo yung araw mong yon. Anong klaseng paglilingkod ang ipinangako mo sa Panginoon? Bilang tagapamahayag po ng mabuting balita okay. Sa usang ito. Kung ikaw ay mamamahayag ng mabuting balita, ang unang tungkulin mo ay isaayos ang pamilya mo. Hindi ka pwede maghayag ng salita ng Diyos na hindi ayos ang pamilya mo. Amen. Maraming salamat okay. Po, Brother Mike. Purahin natin ang Panginoon. Glory to God. Mula naman po sa Bacoor, Cavite, Sister Conchita Esmane. Papurihan po natin ang malakas si Yahweh El Shaddai. Magandang gabi po, Brother Mike, mga brothers and sisters, higit sa lahat kay Yahweh El Shaddai. Brother Mike, itatanong ko lang po tungkol sa aking anak na hindi po sila nagkakasundo ng kanyang ama. Dati po tong anak ko po to umaten po dito sa gawain, pero ngayon hindi na po siya umaten. Tsaka pag nakikinig po ako ng radyo ng El Shaddai, pinapatay po niya. Tatanong ko po kung anong gagawin ko. Anak mo, babae, lalaki? Lalaki po. Ilang taon na? Ano na po siya, 29. 29? Apo. So nakilala niya ang Panginoon? Apo. Tinanggap niya ang Panginoon? Apo. Pagkatapos ng backslide siya? Hindi na po siya dumadalo. O yan, pag sinabing backslide, hindi lang sa pagdadalo, ha? Pag sinabi ng backslide ka, yung lumang buhay mo ay binabalikan mo at higit paroon nagiging masama ka. Yan yung sinasabing pitong demonyo ang bumalik sa katawan ng tao. It became worse. Now, no backslider will be accepted in heaven. Tatandaan nyo, ha? Mabigat na kasalanan yan.
So, ang magagawa mo dyan is ipanalangin mo na siya ay magising muli sa katotohanan. Wala ka na ibang magagawa dyan eh. Kundi ipanalangin mo. Apo. Panalangin mo. Let's pray for the backsliders to return. Otherwise, kawawa yung mga yan. Okay? Isa pa pong tatanong ko, Brother Mike. Meron po akong isang anak na lalaki. Nagsasama po sila ng kanyang girlfriend. Hindi pa po sila kasal. Nako. Hallelujah. Malaking problema yan, ah. Now, may anak na sila? Hindi, wala pa po. Bago lang po silang nagsasama. Okay, sabihin mo, pakausapin mo, pati yung babae. Habang maaga pa, ituwid nyo na ang buhay nyo. Sapagkat kayo ay nasa landas ng kasawian, ang tawag doon, kapahamakan. Okay, don't tolerate your children to be in that condition. Otherwise, pakasal nyo sila. Kung ayaw nang maghanda ng pagpakasal, abay, paghiwalay nyo sila sapagkat kapahamakan ang pupuntahan yan. Lalo na tayo nakakaalam, alam na natin ang katotohanan, so dapat yan tayo ay maging liwanag at huwag kayo matatakot. Samahan nyo panalangin at the same time, unang hakbang, kausapin nyo sila. Okay? Apo. Isa pa po, Brother Mike. Yung Mr. ko rin po, dumadalo po di siya dito sa gawain. Kaya lang, kung minsan po, natutulog po. Kaya lagi ko nga dinadasal na maano siya kay Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Pero nagpupunta naman dito. Pupunta po sama dito kasi nagsiservice po kami. Okay. Sa susunod, maglalaki ng banig sa kaunan. Hallelujah. Tapos sabi mo, ilatag mo doon. Sabi sa mga katabi, mga brothers, tabi-tabi ako, matutulog ang mister ko. Tapos i-pre-over mo siya. Okay? Huwag kayo tutulog-tulog. Dadamputin ka rin sa taras dyan. Amen ba? Sige, ano pa naman yan? Dadaan sa stage siya na ano. Pero tayo ka muna. Maaari, alam mo kasi, may mga taong nakakinakapikit ang mata kung nakikinig. Yun ay nagnilila yun. Kaya ang delikado kasi nakapikit, natutuluyan eh. Amen. Bakit ayaw ko kayong pauupuin, natutulog kayo eh. Yan ang reason niyan bakit pag nagsasalita na pinatatay ko yung tao sabagat maalangan man matulog yung nakatayo. Pero may mga tao na natutulog, naglalakad eh. Ay, kung kilala niyang ganyan eh. O sige, huwag malalahanin. Sa Sabado, sasabihin sa mister mo, una sa lahat, higit sa lahat, makinig ka ng salita ng Diyos. Oh, amen. Maraming salamat po, sige, Brother Mike. Natin, Panginoon, no? Thank you, Lord. O, next. Glory to God. At ang panghuli po ay mula po sa Imus, Cavite. Sister Miriam Pare, papurihan po natin si Yahweh El Shaddai. Magandang gabi, Brother Mike. Dalawa po ang katanungan ko. Ang itatanong ko lang po tungkol sa marami kong anak dahil sa... Marami mong anak? Sa dami kong anak. Ilan anak mo? Walo po. Walo? Opo. Walo lang pala eh. Ngayon, kasi pag minsan merong nangyayari kasi sa pamilya namin, lalo na pag kailangan sa side ko, magulang ko dahil talagang matatanda na at sa side din ng brother husband ko, hindi talaga kami nakakapagbigay. Ngayon, yung in-laws ko, dahil talagang sagana sila, sinisisi ako. Dahil sa dami ko raw anak, hindi ako nakakatulong. Kaya, ang katanungan ko... Hindi ka nakakatulong kanino? Sa magulang, minsan nakakatulong Brother Mike, pero minsan lang. Okay. Ang katanungan ko, kasalanan ko bang magkaroon ng maraming anak? Ayun. Kasalanan ng mister mo yun. And then, kasalanan ng maraming anak. In fact, nung unang panahon sa totoo lang, kayamanan ang anak. Amen. Kayamanan ang anak. Gusto mo, dagdagan mo pa eh. Hindi na kaya, brother. And kasalanan yun. Ang kasalanan yun, pag tinapon mo yung mga anak mo, ginuto mo, pinabayaan mo yung kasalanan. Hindi kasalanan yung mag-anak na mag-anak provided kasal kayo. Kasal ba kayo? Amen. O, ayun pala eh. Pwede problema yun. Ngayon, pagtulong naman sa magulang,
sa totoo lang, pag tayo ay ano na, yung may pamilya ng sarili, ha, nag-asawa na, malinaw sinasabi sa Biblia eh, iiwan yung magulang eh, at sila ay magsasama na ng lalaki at ng babae. Okay? Of course, siyempre, alalahanin natin magulang kung talagang nangangailan tulong, meron tayo tutulong, tulungan. But basically, ang ating responsibilidad ay nasa ating pamilya. Amen po. Kasi po, minsan talagang mahirap talaga yung magulang ko, Brother Mike, dahil nasa amin Danao. Katunayan nga po, dito lang talaga kami tung tinawag kami sa gawain na to. Ang mga kapatid kong lalaki, ginamit na rin sa gawain na to na namumulot ng lata, may nag-iigib, bago ako katulong. Talagang... Ilan taon ang mga anak mo? Ang pinakabunso po, 5 taon, 7 taon. Ang panganay? 21. 2 years course ang natapos pero ayaw magtrabaho, na. Brother Mike. Aba, yun ang malaking kasalanan. Ayaw magtrabaho. Talagang... magtrabaho na yon. Yan ang kayamanan ng magulang niya mga anak kung hindi tamad. Pag mga tamad mga anak, malaking problema yan. Pag kaya kailangan maliit pa, pinapanalangin ang bata. Ha? Kailang bata, pamaliit pa yan, mahirap kayo sa mayaman, ipinapanalangin ng bata kung ano sila magiging. Ah, pinapatungan ng kamayan, ah, tuwi-tuwi na, pinapanalangin itong batang ito, ikaw ay magiging pare. Ikaw naman ay magiging hari. Brother Mike, ano? Talagang... Ikaw naman ay magiging playboy. Meron nga po yung pangatlo ko dahil talagang tinawag ako dito sa pangatlo, pinalaglag ko po yun. Nako. Ngayon, nagsasalita po kayo sa radyo na talagang yung ina na nagpapalaglag. Pangatlo po yun, Brother Mike. Isang buwan lang po yun, Brother Mike, kaya ako tinawag sa gawain na to. Kaya nangako talaga ako sa Panginoon na, Lord, buhayin mo lang tong anak ko. Pupuntahan ko yung gawain na yan dahil ang programa po nyo noong araw yung To God Be the Glory. Mm-hmm. Diyan ako hinipo sa ano sa radyo na akala ko na kuryente po ako. Talagang nangisay talaga ako, Brother Mike. Mm-hmm. Noong ipinanganak ko yung anak ko na yon. Nangisay ka rin? Hindi na. Magaang po. Praise talagang hanggang umabot nga sila ng 8. Ngayon, 17 years old na yung kaya 17 years na rin ako. Lalaki o ba eh? Lalaki po. Ah, sige, magpapari yun. Hallelujah, amen. Praise the Lord. Sige, pagparain mo, pasok sa ano sa seminaryo. Ha? Akong magpaparal sa kanya seminaryo. Brother Mike, nakikinig yun. Oh, sige, magpaparain yung siya. Sinabi mo, Brother Mike, okay. Dahil isang lasinggero yung batang yun. Oh, magkawa mo galing sa maglalasing. Ha? Hallelujah. Punta siya nung kibis sa pagkani sa San Carlos Seminary, pa-examine praise siya doon. Praise the Lord. Brother Mike, ang pangalawa kong katanungan, ang pagkakasakit ko ba ay dahilan sa bantulot kong pagsunod bilang manggagawa sa chapter namin. Ah, okay ba bantulot? Kailangan, diretso tayo. Pag tayo susunod sa Panginoon, ayan yung bantulot na pasunod. Ha? Alam, anong ginagawa mo sa bata na ano, na bantulot kong sunod, pinapalo, di ba? Pinapalo po. Oh, eh, ganun din ang Panginoon, pinapalo din tayo para tayo matuwid. Dahil nagkasakit po kasi ako ng halos 3 buwan na yung para na akong sakit sa ulo, halos hindi, parang ano? Mabubulag na po ako, Brother Mike. So anong ginawa mo, bumalik sa gawain? Talagang nandun po ako, Brother Mike, pero sa mga meeting na mga diocesan, talagang hindi ko talaga nasusunod gawa ng inuuna ko talaga yung mga maliliit kong anak dahil nag-aaral. Ah, siyempre, may magkwang kayo una. Yan kayo sa paglilingkod, na, nasabi ko kanina, your first ministry is your family. Okay? Sige, unahin niyo yung pamilya para ngayon eh maging productive ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya, inaangkin ko, Brother Mike, na ngayon talagang totally nakausap ko na po kayo, napagalingin ako. Ano ba sakit mo? Yung talagang parang kandilang nauupos, Brother Mike. Kandilang nauupos? O alisin mo yung apoy.
Para hindi maupo siya. Ha? This is the day that the Lord has made. Thank you, Brother Mike. Again. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the time that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. For this is the time that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the time that the Lord has made. This is the place that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the place that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the place that the Lord has made. We are the sons of the living God. We will rejoice and be glad in it. For we are the sons of the living God. We will rejoice and be glad in it. We are the sons of the living. Give me oil in my lamp, keep me burning. Sing Hosanna to the King of Peace. Open your heart to the Lord. Today will be a joyful day. Enter, rejoice, and come in. Open your heart to the Lord. Today will be a joyful day. Sing hallelujah. Today will be a joyful day. Sing hallelujah. Today will be a joyful day. Sing hallelujah. We offer up to you the sacrifice as a thanksgiving as we offer up to you.
purihin ang Panginoon. Okay. Sigaw niyo muli ang salitang tagumpay. Okay. Pagkamatay ni Moises, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at dating kanang kamay ni Moises, patay na ang lingkod kong si Moises, pahandain mo ang buong Israel at tumuwid kayo ng ilog Jordan patungo sa lupaing ipinagkakaloob ko sa inyo. Gaya ng aking pangako kay Moises, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng lupaing inyong maabot. Ito ang magiging hangganan ninyo sa ilaga, ang bundok ng Libano, timog, sa timog ang ilang, sa silangan ang malaking ilog Euphrates at sa kanluran, mula sa lupain ng mga Heteo hanggang sa dagat Mediteranyo. Hindi ka matatalo ninuman habang ikaw ay nabubuhay. Kung paanong sinubaybayan ko si Moises, ganyan din ang gagawin ko sa iyo. Hindi kita babayaan. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Ikaw ang mamuno sa bayang ito sa pananakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Ngunit dapat kang magpakatatag at magpakatapang. Sundin mong mabuti ang kautosang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag mong susuwayin ang anumang itinatagubilin doon at magtatagumpay ka sa lahat mong gagawin. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Maaari bang magtagumpay tayo sa lahat nating gagawin? Maaari, sapagkat sinabi ng Diyos yun eh. First, I'd like you to know what success is all about. Ano ba ang tagumpay? Sa akin na sumpang it says, it is the fulfillment of a personal goal or objective. Ngayon, ang sukat ng tagumpay ay ayon sa ating sukat na inilaan. Ano ba ang gusto kong pagtagumpayan? Okay. Now, ngayon, ang ibig kong pagtagumpayan ay magtagumpay ang gawain ng Panginoon na iniatang sa atin. Amen ba? So, may goal ka. Paano ka mananagumpay? So, alamin natin yung mga dapat at hindi dapat gawin para tayo magtagumpay. For example, sa pag ang tagumpay kasi iba-ibang level. Sa pag-aasawa, no? You should have a goal to become a successful mother or a successful father or a successful family man. Kung ikaw naman isang teacher, na dapat mayroon kang goal o layunin na maging isang matagumpay na guro. Now, paano ka magiging matagumpay na guro? Paano nasusukat ang isang matagumpay na guro? Paano? Alam nyo? Kapag ang kanya mga estudyante ay nagiging matagumpay. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Paano naman nagiging matagumpay yung isang nanay, may tuturing matagumpay yung nanay at tatay? Kapag yung kanilang mga anak ay nasa saayos ang pamumuhay. Amen? Hindi naliligaw ng landas. Ang tagumpay hindi sinusukat ng pira. Tatandaan yan, ha? Hindi nasusukat ng pira ang isang tagumpay. Sapat may mga tao, maraming pira, pero hindi tagumpay ang buhay. Ang kinahalat nga, ang kaiba nga dyan, nagsusuicide pa. Amen? But, there is a higher goal than kaysa magtagumpay lang sa pag-aasawa, kaysa magtagumpay lang sa paghahanap buhay, kaysa magtagumpay lang sa isang ministeryo. May isang dapat tayong layunin, pinakamataas na layunin, na dapat ngayon sa ating sitwasyon bilang mga mananampalataya ay maging pangunahing layunin. Yung sinasabi ni San Pablo Apostol ayon sa aklat ng Filipos. Sinasabi niya doon, hindi sa natanggap ko na o na-attain ko na ang lahat ng ito. Kundi, nagsisikap pa rin ako patungo doon sa hangganan. Kinakalimutan ko na karaan, ako'y nagsisikap patungo sa hangganan kung saan ako tinawag ni Kristo Jesus. Ano yun? Tanggapin ko yung ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Amen? So, our goal, our principal goal should be not only what we are today. No? Lalo kang medyo nagkakaedad ka na. For example, sa ako, dalagin din naman sarili ko, 68 na ako. Ano? Yung hihiningi ko sa Panginoon, 85. So,
85 minus 68, 15 minus 8, 7. Ano? 17 years na lang, no? Maikli na lang yan, 17 years. No, isang gabi sabi ko, Lord, 17 years, matatapos ko kayo mga pinagagawa natin. Ha? Ako gawin mo lang 100. Forehan na bagay naman. Forehan niya siya. Arele, tawad na tayo lagad, no? But the point there is, our goal should really be the life that God has promised to them who believe. Yung buhay na ipinangako ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Yan ang dapat maging pangunahing layunin natin. We may fail in some of our goals or objective dito sa lupa, but don't forget that those things will be left behind. Ha? Maiiwanan lahat na yan. Magtagumpay man tayo sa ating hanap buhay, sa ating pagtitinda, o sa ating sa aking pagpapagawa ko ng mga bahay. Ha? At the point is, pagdating ng panahon, maiiwanan lahat yan eh. Huwag natin ang kalimutan na mayroon tayong higher goal, and that is to return to our Maker. May balik tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Amen? So may kasabi sa Biblia, what does it profit a man to gain the whole world if in the process he will lose her soul? Ano naman ang mapapala ng isang taong nakuha niya ang lahat ng tagumpay sa lupa kapalit naman ng kanyang kapahamakan, ng kanyang kaluluwa. Amen? Now, so, there are several things that we ought to know about success. First, know that God wants us to be successful wherever we go in whatever we do. Ibig ng Panginoon na tayo ay maging matagumpay saan mang dako tayo dalhin ng ating kapalaran, ika nga, at anuman ang ating gawin. Ibig niya na tayo ay magtagumpay. Nasunod ba yan? Huwag niyo sasabihin, oh, siguro galit sa akin ng Diyos. Ha? Siguro talaga ang ganito lang buhay ko na binigay sa akin ng Diyos. Kapatid, hindi yan ang gusto ng Diyos. May magandang plano sa buhay mo ang ating Diyos. Amen? Isang buhay na matagumpay. Eh, paano, Brother Mike, kung ako ay nasa edad ng ganito, ha, walang nangyari sa buhay kung ba nakaraan, may pag-asa ka pa. Ha? Bibigyan ka ng Diyos ng bagong pag-asa. Iyan ang layunin ng magandang balita ng Ebanghelyo kung bakit patuloy pinangangaral upang bigyang pag-asa ang taong nawala na noon. Amen? Ang unang dumarating sa tao sa totoo lang kapag tayo ay nakinig ng salita ng Diyos ay hindi po pananalig kundi pag-asa. Nagkakaroon tayo ng pag-asa. Binibigyan tayo ng Diyos at ng salita ng Diyos ng bagong pag-asa. At dahil sa pag-asa niyon, nagkakaroon tayo ng pananalig. At sa sandali tayo magkaroon ng pananalig, sabi sa Biblia, kahit kasinliit lang ng buti lang gusto sa pananalig mayroon ka, magagawa mo na ang hindi mo nagagawa noon. Amen? So know that God wants us to be successful wherever we go or in whatever we do. That's what Joshua chapter 1 verse 7 to 8 says. Be strong and very courageous. Be careful to be all the law of my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Kaya ang unang patakaran, instruction ng Diyos. Sabi niya, ngunit dapat kang magpakatatag at magpakatabang. Huwag kang lulugo-lugo. Ha? Huwag kang hihina-hina. Huwag kang matakot, sabi ng Panginoon. Huwag kang susuko sa buhay. Amen. Yung sumusuko lang ang talagang wala ng pag-asa. Amen. Suko na. Sa pagsumuko ka na, di following din yan, manghihina ka na. Suko ka na sa buhay eh. Manghihina ka na. Pagsuko ka na, babawian ka na ng buhay. Amen? Nasusundan niyo ba yun? Pag suko ka na, babawian ka na ng buhay. Pero pag sige pa, sabi niyo, sige lang. Sabi niya. Yan.
pagtatagumpayin ka pa ng Panginoon sa buhay. Amen? Ngunit dapat ka magpakatatag at magpakatapang. Sundin mong mabuti ang kautosang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag mong susuwayin ang anumang itinagubilin doon at magtatagumpay ka sa lahat mong gagawin. Amen? Now, hindi naman tayo sinabi magtatagumpay ka sa lahat ng iyong dadasalin. Kasi iba dyan, puro dasal ng dasal na, pagkatapos magdasal, tutulog na naman. Hindi ah, ang sabi nito, magtatagumpay ka sa lahat mong gagawin ayon sa salita ng Diyos. Mali na ba yan? Pag wala tayong ginawa, walang tagumpay na darating sa atin. Kahit sigaw mong darating, sabi nga, darating! Nasaan nyo? Darating! Pero lagi ka man natutulog, darating kaya? Ay, hindi. Hindi darating yon. Kaya, ang hinihingi ay, una, di mayroon ka ng layunin. Hihingi mo na sa Diyos ngayon yung paraan para mo matamo yung layunin mong yon, yung goal mo. So, that's the first prayer that you should ask. Second prayer is, hihingi ka ng karunungan. Karunungan. Sabi sa James, ang sino mang kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos. Sapagkat saganang magbigay ang Diyos ng karunungan at hindi nanunumbat. Amen? Kasi minsan mga simpleng bagay, umiikot ng utak natin. Nahirapan tayo. Di ba hindi natin alin gawin? Ito may kwento ko. Alam mo kasi marami kong binabasa mga aklat, mga testimony. May isa daw na ano, may isang magikero. Ano? Sa lahat ng bagay, maski ikulong mo siya sa anumang kulungan na ano, nakakalabas siya. Maski nakakandado, nabubuksan niya. In other words, ang tawag doon sa kanya, escape artist. Escape artist. Nakakataka siya. Lahat ng mga sarado nabubuksan niya. Ito na ngayon. Umuwi siya. May pinon. Pag-uwi sa bahay, dala niya ang susi niya. Ang problema niya, sa kasususi niya, hindi mabuksan yung pinto. Hindi mabuksan yung pinto. Mas kung gawin niya, hindi mabuksan ang pinto. Nagtataka siya, ano nangyari dito? Samantalang escape artist siya. Walang bagay na hindi siya nabubuksan. So sa kanyang desperation, sumandal siya sa pinto. Pag sandal sa pinto, nabuksan ang pinto. Nang tinignan niya, hindi naman pala nakasusi yung pinto. Hallelujah. bukas talaga pala. Anong ibig sabihin noon doon? Ha? Magaling ka man daw. Mas anong galing mo? Pagdating ng panahon, susubukan ka. Ha? Kaya walang dapat ipagmagaling ang tao sa Diyos. Amen. Nakalimot magdasal eh. Yung pala bukas na eh. Pinipilit ng buksan, bukas na pala. Kaya hindi niya mabuksan. Kaya sa desperation, sumandal siya doon sa pinto. Pag sandal niya, bumagsak siya kasi bumukas yung pinto. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So first, know that God wants you to become successful. Wherever you go and whatever you do. But the instruction is, magpakatatag ka, huwag kang mawawala ng pag-asa. Pangalawa, pagnilayan mo ang salita ng Diyos upang masunod mo ang lahat na susulat doon. Pag ginawa mo yun, magtatagumpay ka sa lahat ng iyong gagawin. Amen? Now, sige nyo, tagumpay. Second is, know that it is God who gives you success. Hindi tao. Hindi tao ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Hindi universidad ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Kundi si Yahweh El Shaddai. Amen? Now, if that is the case, and it is really the case, kung iyan pala ang susi sa aking tagumpay, ano ang kailangan ko? Ano ang kailangan mo para magtagumpay ka? Ha? Ang tulong ng Diyos. Ha? God's favor. Kailangan kalugdan tayo ng Diyos.
the presence of God. Pag sinabing God's favor, yung presensya ng Panginoon. Iyon ang sinabi niya kay Joshua. Hindi kita iiwan, sabi ng Panginoon. Basta, tasusundin mo ng maigi yung mga tagubilin ko kay Moses na isinulat at itinuro naman sa inyo. Kaya sinabi nun sa Joshua 1:8, verse 8, sabi niya, "Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you will be successful and prosperous." Amen? Kita sa kamay niyo. Sabi niyo, Diyos. Nakita niyo na ba ang Diyos? Ha? Hindi pa. Okay. Tas sa kamay niyo. Now, sabi sa Ebanghelyo ay kinuwan. Unang kabanata. "In the beginning was the Word. In the Word was with God. In the Word is God. At ang salita ay Diyos." Kaya, importanteng pagnilayan natin ang salita ng Diyos. Kung laging kasama natin ang salita ng Diyos, sino ang kasama nyo? Diyos! Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Now, the favor of God leads to success. God's presence in you. In other words, yung kasama natin ang Panginoon. In Genesis chapter 39, verses 20 to 23, ito po nasumpungan ko. "Joseph's master took him and put him in prison, the place where the king's prisoners were confined. But while Joseph was there in prison, the Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. So the warden put Joseph in charge of all those held in the prison, and he was made responsible for all that was done there." Kaya ipinahuli niya si Jose at isinama sa mga bilanggong tauhan ng paraon. Ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay ng bilanggan ay naging napakabait sa kanya. Si Jose ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo. Okay. Now, if God is with us, kalulugdan tayo ng paligid. Mapupuna ng mga tao sa paligid, ikaw ay ibang-iba kaysa iba. Amen? Ibang-iba kaysa iba. Ang saya-saya, ibang-iba kaysa iba. Ang pangalan ng Diyos,
The first key to success is God is with us. Amen. Joshua 1:5 says, "No one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never forsake you." Sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, sabi ng Panginoon. Kaya huwag ka matatakot, magpakatatag ka. Hindi ka matatalo ninuman habang ikaw ay nabubuhay sapagkat kasama mo si Yahweh El Shaddai. Now, tasa kamay niyo. Paano napuputol ang samahan ng tao at ng Diyos? Ha? Kasalanan. Ayan. Ang Israel ay hindi po natatalo makaaway. Sila po ang nagpapatalo sa sarili nila. Sa sanding sila itumalikod sa kanilang Diyos, tiyak matatalo sila ng kanilang makaaway. Amen? Kaya, una sa lahat, higit sa lahat, si El Shaddai muna. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Third, know that God wants us to be courageous and not to be fearful in order for us to be successful. See, ibig ng Diyos na tayo ay maging matatag sa gitna ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Huwag tayo matatakot. Kahit pag sinabi na ng doktor na mamamatay ka na sa kanser, 30 araw na lang, huwag kang matatakot. Kasama mo ang Diyos. Amen? Kaya maraming namamatay talaga sa taning na panahon na sinabi ng doktor o sabi ng tao, dahil sa sanding malam ko ng sakit niya, nangangatog na sa takot. Hindi na makatulog. Hindi na makakain. Patay ka talaga. Diba? Kung kailan ka sinabihan na may sakit, kumain ka. Amen. Para lumakas ka. Amen. Huwag ka matatakot. Sinabi ng asawa mo, iwanan na kita. Mayroon kayong nakuha. Huwag ka matatakot. Ha? Huwag ka mangangamba. Kasama mo ang Diyos. Amen. Sabi naman ng Panginoon, sabi ng Panginoon yan eh. Sabi sa Joshua 1:6-7, "Be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land. Be strong and be very courageous." Pero man paulit-ulit yun eh. "Did I not tell you," sabi sa verse 9, "did I not tell you to become courageous and strong?" Magpakatatag ka at maging matapang. Magpakatatag ka at magpakatapang laban sa mga sakit. Kahit nakabit-kabit ng sakit niyan. Amen. Huwag kang ihiga-higa. Bumangon ka. Ikaw na lang dyan na lang sagi sa higaan. Bumangon ka. Kaya ka nagkakasakit eh. Amen. Tumayo ka. Lumakad ka. Sumama ka sa mga tagal sa day. Pag si Bahay Chay namin, talo ng pito. Talo ng pito. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin. Kaya gumagaling niya mga yan eh. Amen ba? Oh. Sa mga nanood sa television, pinagtatawanan daw tayo. May nagkwento sa akin eh. May mga bago nung ting galing sa abroad eh. Kasi naabangan nila ito sa Amerika at saka sa Canada. Regular yung panonooran nila sa TFC, sa Filipino Channel. Kasi nagbabayad sila ng mahal doon eh. Isang oras. Araw ng Linggo eh.
That's, I think it's 7 o'clock California time. Every Sunday. Every Sunday. Napapanood nila yan. Lalo na yung ano, yung question and answer, inaabangan daw yan doon. Nagtatawanan sila na sa mga tanong. Pero minsan na niya, yung tanong nila, tanong din namin yun eh. Kaya lang niya, Brother Mike, nagtataka naman kami sa iyo. Minsan, wala ka naman sinasagot. Pero ayos na sa kanila. Kasi kago sa totoo lang, kapag ikaw ay nakapagtanong na, the reason mayroon tayong sacrament of confession eh. Alam niyo, ginagawa ng mga tao niya nagtatanong na yan dyan, that's confession. Ha? The moment you confess, nakakalaya ka doon sa mga dinadala mo. Kahit hindi kita sagutin, nakapagsalita ka na dyan, di ba? You'll be released. Kaya may tayong sacrament of confession. Actually, yung ginagawa niyo sa akin, sa pari dapat niyo dalhin yan eh. Oo, yung sacrament of confession. Doon niya ikukwento sa kanya yan. Doon niya ihayag yan. Kala siya, trabaho nila yan eh. Di ba? Sa susunod na linggo, ha? Magsipunta kayo sa inyong mga parokya, mag-umpisal kayo lahat. Bago dumating ang Valentine's Day. Mayroon tayong special healing service on Valentine's Day dito sa Ambel Business Park. Amen? Yon lahat na wala pa nanliligaw, pumunta kayo sa Valentine's Day dito. Amen? Tsak yun! Masusumpong niya, Prince Charming na gwapong tulad ni... Alam niyo, yung pinagyayabang ko, hayaan niyo na sa akin yan. Fourth, know that nothing can stop you from becoming successful if God is with you. Walang makapapigil ng tagumpay natin, kagpasama natin si Yahweh Shaddai. Amen. Kahit tayo, kaingitan lang tayong kaingitan, pero hindi tayo, maski sa taras, hindi tayo pwedeng pigilin sapagkat kasama natin ang Diyos. Di ba? Now, Acts chapter 5, verses 33-39. Ito, kaunting yabang na, ha? Pero totoo naman ito. Ito, Acts chapter 5, verses 33-39 says, when they heard this, they were furious and wanted to put them to death. But a Pharisee named Gamaliel, a teacher of the law, who was honored by all the people, he stood up in the Sanhedrin ordered that the men be put outside for a little while. Then he addressed them, men of Israel, consider carefully what you intend to do with this man. Some time ago, Thaddeus appeared claiming to be somebody, and about 400 men rallied to him. He was killed. All his followers were dispersed, and it all came to nothing. After him, Judas, the Galilean, appeared in the days of the census and led a band of people in revolt. He too was killed, and all his followers were scattered. Therefore, in the present case, I advise you, leave these men alone. Let them go. For if their purpose or activity is of human origin, it will fail. But if it is from God, you will not be able to stop this man. You will only find yourselves fighting against God. Ganito yun. Yung unang mga alagad ng Panginoon, sina Peter, nagpapasimula sa mga aral tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Kristo, pinagbawalan sila ng mga Pariseo. Pinahuli sila, pinakulong sila, at binalaan pa sila kung anong gagawin sa kanila pag sila nagpatuloy ng pangangaral. Kasi dumadami yung mga Hudyong nananalig kina Peter noon. Kaya pinagbawalan sila. So si Gamaliel, isang dalubhasa sa kasulatan ang tumayo sa kapulungan ng mga marurunong. Sabi niya, aba, huwag niyo anyang labanan ang mga taong yan. Hayaan niyo na lang sila. Sapagkat kung iyan ay sarili nila at sa kanila lang, at sila lang, maglalaho din yan. Natisod lang anya ang leader niyan, magkakawalaan na yan. Kagaya nung unang mga nauna dyan, nakaipon ng 400 tao, nagyabang na, nang mamatay, patay din yung gawain nila. Ayan. Pero ang mga taong ito, hayaan nyo na lang, kung kanila yan, kusang mamamatayan. Pero kung sa Panginoon yan, hindi nyo mapipigil ang pagdami niyan. Dadami na dadami yan. At kung patuloy nating
nilabanan yan, makakalaban nyo hindi ang mga tao niyan, kundi ang Diyos na kasama nila. Amen? Nasundan niyo ba yun? It's the same way with our ministry today. You could just imagine what kind of persecutions we get from the hierarchy of the church, from the clergy, from yung ibang mga matatalino sa ating paligid. At one time, hindi ba na-issue sa mga dyaryo, at tanong pa, sino ba niya si Bilardi? Saba kumuha ng authority para mangaral ng ebanghelyo? Hindi naman niya nagpare. Hindi naman ganito yan. Sino ba makasamahan yan? Diba? Mayroon pa ganun, yung buhay pa si Kadilasin, may sabi niyan, maputuli mo na ang pakpak niya ni Bilardi. Bago lumipad yan. Sabi ba naman nila? Yung sabi ko, sa loob ko naman, tinignan isang gabi, nagbihis ako. Tapos naghubad ako. Tinaas ko yung aking kamay, wala namang pakpak eh. Purihan na Panginoon. Purihan ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Maski anong paninira dyan, pagkasama man Diyos, hindi sila magtatagumpay. Hindi nila mapipigil ang inyong tagumpay. Amen? See? Kaya, masarap na yung kasama ang Diyos. Amen ba? Basta tatandaan nyo, ang susi ng tagumpay ay si Jesus na ating Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Fifth, know that the first secret of success is meditation on the Word of God in doing what it says. Ibig tayong pagtagumpay ng Panginoon. Sasamahan tayo ng Diyos. Pero may utos naman siya. Pag nilayon niyo araw at gabi ang lahat na nasusulat sa banal na kasulatan at pagsikapang niyong sundin ang nasusulat doon, makikita niyo lahat na sinabi ng Diyos, lahat na pangako ng Diyos, pag ginawa niyo ang utos ng Diyos, darating ang tagumpay. Amen? Darating. Kaya, pag narinig niyo ang isang ebanghelyo o ang magandang balita, unang sabihin niyo, sulat niyo. Tapos pag-uwi niyo, pag nilaya niyo araw at gabi yun, pakatasabihin mo sa sarili mo, tingnan natin. Sabihin niyo, subukan natin. Ayan. Pag sinabing tingnan natin, ibig sabihin, subukan natin. Ano? Mangyayari kayo pag sinabi mo lang tingnan natin, subukan natin? Anong dapat nyo gawin? Gawin kung anong pinagbibilin ng salita ng Diyos. Amen? At makikita nyo, darating. Purihin na Panginoon. Purihin ng Diyos. Itong sound system nito, nanggugulat ito eh. Ito mga technician na ito talaga, ito tatanggalin ko na yun. Hallelujah. Okay. Pagninilay, sabihin niyo. Gusto niyo matuto magnilay? Nilay. Okay. Ito ngayon, pag umaga, may kasama kong mga disciple natin eh. Sa aming pagjajaging. Sinusubok ko, sinusubok eh. Tinatanong ko sila ng question. Ito yan. Pag mayroon kayo narinig na aral, magtanong kayo sa Diyos. Unang tatanong nyo, Panginoon, paano ito? Diba? Nang dumating ang salita ng Diyos kay Mary, na sinabi ng anghel, Hail Mary, you are highly favored. Higit kalugod-lugod ka sa Panginoon. You are highly favored. The Lord is with you. Now, when God is with you, definitely you are highly favored. So ngayon, si Mary ngayon nagulumihanan. First time niya narinig yun, kasama ko ba ang Diyos? Anong ibig sabihin yan? Yan. So, sabi ng anghel, huwag ka mag-alala, sabi niya. Magkakaroon ka ng anak. Sabi ni Mary, paano ko magkakaroon ng anak? Eh, virgin pa ako. Amen? Sabi ng anghel, huwag ka mag-alala. Lililiman ka ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ayan. So, sa pagtatanong ni Mary, sinasagot siya. Pero, ang tanong ni Mary ay hindi po, why? Bakit? Bakit? Bakit, Brother Mike? Bakit ano? Kundi ang tunay niya, paano? How? Ibig sabihin, ano ang gagawin ko? Diba? Paano bubuho sa akin ang biyaya ng Diyos?
paano mabubuksan ang kalangitan para sa aking mga kailangan? O, di sasagutin ka naman ng salita ng Diyos. Ano ang sagot ng salita ng Diyos doon? Pag gusto mo buksan yung mga lalagyan ng pagpapala ng Diyos. Ha? Hallelujah. Sinubukan niyo na ba yun? Sabi niyo mamaya, tingnan natin. Ha? Sa Sabado, tingnan natin. Ha? Tingnan niyo, makikita niyo. Amen ba? Ha? Sixth, know that the secret to success is prayerfulness. Okay. Kasama mo nga ang Diyos. Kinakausap mo ba? Your prayer is conversing with God. Amen? May kasama ka sa bahay, nag-asawa ka, hindi mo naman kinakausap. Ba maghahanap ng kakausapin yun? Amen? Yan ang nangyayari kahit ko nangingibang bahay. Oh, sumasa kabilang bahay. Kasi hindi nyo kinakausap eh. Amen? Kaya kakausapin nyo yung kasamahan nyo. Maski sabihin na kakakita sa inyo, mama yan, sira ang ulo, salita ng salita, wala namang kausap. Ah, hindi nila alam, may kasama tayo. Amen? Diba, may gagawin ka, Lord, paano ba ito? Ha? Nagtitinda ka, oh Lord, paano ba ito? Baka malugi tayo dito. Aba, hindi nalulugi ang Panginoon. Basta kasama mo ang Panginoon. Ang problema, nalulugi kasi sa tubo, iniiwan mo ang Panginoon. Kasama sa pagplano ang Diyos, kasama sa trabaho ang Diyos, pagdating ng ani, nakalimutan ang Diyos. Sasabihin ng Panginoon, ano ka? Ikaw lang pala eh. Amen ba? Kaya kailangan, kasama ang Diyos sa pagtanim, kasama ang Diyos sa paghain. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, know that the secret of success is prayerfulness. Luke 18:15 says, then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Always pray and not give up. Wala pang nangyayari sa ating pinasimulan, wala pang nangyayari sa ating ginagawa, do not give up. Pray. Hindi pa dumarating ating prayer request, don't give up. Pray. Balik uli. Amen. Hindi pa dumating. Eh, brother Mike, 7 taon na ito. Just pray. Ah, makikita mo. Nandyan na lang. Malapit na. Paano, brother Mike? Eh, 50 na ako. Wala pa. Huwag mo sasabihin, wala pa. Kahit si Sinta darating. Amen ba? Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. Tasa kamay niyo. May lumapit sa akin sa maganda. Maganda. Alam mo, sa maganda lumalapit sa akin, hindi ko nakakalimutan. Mahilig ko mag-appreciate ng beauty. Hanggang doon na lang. Even sabi niya, brother Mike, sabi niya, pwede bang pa-pray over? Ako, bakit? Gusto ko na pong mag-asawa. Huh? Ako, bakit? Wala ka pa mag-asawa? Wala pa. Ako, ilang taon ka na? 51. 51. Wala pa ng ligaw. Sabi, sa ganda mo niyan. Yan ang problema ko. Baka naman sa ganda ko, wala naman ligaw sa akin. Ano kayang dapat kong gawin? Magpapangit muna ako? Sabi niya kako, hindi. Hindi kailan dapat kako. Magpaganda ka pa nga eh. Sabi kako, now, nang manalangin ka ba, tinignan mo na kung anong itsura ng manliligaw sa'yo. Paano niya yun? Baka kailangan ka ko. I-imagine mo na yun. Ah, sabi mo, Lord, guwapong tulad ni... Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sabi ko, ba't naman inabot ka ng 51? Kasi wala akong balak nun mag-asawa talaga. Kaya lang niya, narinig kita minsan isang araw, sinabi mo, hindi mainam mag-isa ang tao. Oh. Kasi sabi ko, kanyon, sa lalaki yun eh. Sinabi ng Diyos, kay Abraham, kay Adan, hindi mainam mag-isa ang lalaki. It is not good for man to be alone. I will give me a suitable helpmate. Ayan. Pero sa babae, ganun din yan eh. Maliba na gusto mo madre. Madre. Gusto mo maging pare. Diba? Pero yun daw, calling yun. Calling yun. Special calling yun eh. Amen? Problema lang natin ngayon, sabi sa census, outnumbered ang babae, ang lalaki. Outnumbered. Ilan ba? 1:7 yata.
Ha? 1:9? O biro mo yan, ano? Oh, naku, kawawa naman yung iba. Kaya kailan talaga yan? Dalas-dalasan yung panalangin nyo. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. Prayer, sabi niya. Prayer. Pakikin yung panalangin na ito. Ha? Genesis chapter 24, verses 12 to 16 says, "Then he prayed, O Lord God of my master Abraham," yung katulong ito ni Abraham na inutosan niya na ihanap mo ng mapapangasawa ang aking anak na si Isaac. "Then he prayed, O Lord God of my master Abraham, give me success today." Narinig yun? O Lord God of my master Abraham, give me success today. Hiningi niya tagumpay. "And show kindness to my master Abraham. See, I am standing beside the spring, and the daughters of the townspeople are coming out to draw water. May it be that when I say to a girl, 'Please let down your jar that I may have a drink,' and she says, 'Drink, and I'll water our camels too,' let her be the one you have chosen for your servant Isaac. By this..." "I will know that you have shown kindness to my master." Before he had finished praying, Rebecca came out with her jar on her shoulder. She was the daughter of Bethuel, son of Milcah, who was the wife of Abraham's brother, Nahor. The girl was very beautiful. He is a virgin. No man had ever lain with her. She went down to the spring, filled her jar, and came up again. Okay. So yung katulong ni Abraham, inutosan ni Abraham, pumunta ka sa bayan na yun doon, sa bayan ng aking kapatid, ihanap mo mapapangasawa, ayon sa kalooban ng Diyos, itong aking anak na si Isaac, dapat mag-asawa na ito. Alam sa totoo lang, ang naghahanap ng mapapangasawa ng anak ay ang magulang nung unang panahon, hindi yung bata. Kasi walang malay pa maghanap yan. Ay ngayon, wala. Yung aking apo, yung tugtog dito. Ha? Si JR, yung nagda-drum. Tagaling mag-drum yun eh. Nung linggong gabi, kumakain kami. Sabi niya, "Papa," sabi niya, "what will I say to a girl?" Sabi niya, "Kako, what? What will I say to a girl who is smiling at me?" Sabi ng anak, si Congressman Rene, sabi, "Dad, sagutin mo nga, hindi ko masagot yung mga tanong yan eh. Nagtatanong na yun tungkol sa girlfriend eh. 13 years old pa lang yan." Sabi niya, "Papa, what will I say?" Sabi ko, "This is what you should say. You tell the girl, 'I am only 13. You wait for 10 years. Ayan. Ngingiti-ngiti naman yung bata. Sabi niya, "Ay, yeah? Yeah?" Sabi niya, "That's what you did to mama." Yung mama niya, yung ate, si Sister Belen. Sabi, "Kako, yeah. Yeah. That's why, Kako, your mama waited for me." Purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. Noon, magulang naghahanap ng mapapangasawa ng kanilang anak. Yan. Yan ang paraan, yung kalooban ng Panginoon. So ito naman si yung pag-utusan, nagkalimit ang pangalan ng katuling Abraham. Pag-utusan, he has to succeed sa mission. Kailan magtagumpay sa mission na yun? Kundi lagot sa kay Abraham. So, tinan nyo ha, sapagkat si Abraham ay nakita ng kanyang katulong na madasalin si Abraham. Mana-mana yan eh. Pag nakikita kayo ng inyong manak na kayo madasalin, kahit hindi turo ang magdasal yan, magiging madasalin yan. Pati makatulong nyo. Kaya katulong na pagmamasdan niya, nagiging matagumpay si Abraham sapagkat nakikita niya, laging nagdarasal. Diba? Ang Panginoon Jesucristo, lahat ginawa niya, successful. Bakit? Lagi nagdarasal. Kaya sabi ng mga alagad, "Lord, teach us to pray." Turuan mo kayo manalangin. Napapunaan namin na pag ikaw na nalangin, mahimalang dumarating. Amen? Pag ang Panginoon Jesucristo na nalangin, may nangyayari. Amen? Kaya sabi ng mga alagad, "Turuan mo kami, Lord, paano manalangin na may nangyayari?" Kasi may mga panalangin walang pangyayari. Diba? Ito,
Ito ang ginawa niya, ano, ng katulong. Sabi niya, Lord God of my master Abraham, give me success today. Papagtagumpayan mo ko ngayon sa araw na ito. Naghahanapan niya ako ng babaeng mapapangasawa ng anak ng aking among si Abraham. Yan. Bigyan mo ko ng palatandaan. Alam mo, noon, mga tao naghihingi ng palatandaan sa Diyos. Pwede rin ngayon yan. Hingi tayong palatandaan. Lord, ha? Ha? Huwag ka ng bulaklak. Pag may nakita kang lalaki, 50 ka na. Sabi mo, Lord, ito na ba? Hindi ba ito? Ito na ba? Hindi ba ito? Hallelujah. Pag medyo isa na lang at papataksan na ito, ulitin mo, ito na nga. Purihin natin, Panginoon. Purihin na Diyos. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Kaya sabi ng katulong ni Abraham, pag ang babaeng sasabihin ko painom at binaba ang kanyang banga at ako'y pininom at sinabi pa niyang pati yung mga camel mong dala painumin ko, ito na nga yun. Eh, tamang-tama, dumarating si Rebecca, napakaganda. No? Sabi nung katulong, nako, may premyo ako nito sa aking amo pag itong nakuha ko. Siguro, nakikita, na-imagine ko, dasan-dasan, sabi niya, Lord, Diyos ni Abraham, ito na nga. Ito na nga yung babae. Ayan. So, kaya nang sinabi niya agad sa babae, sabi niya, o anak, painom ng tubig. Right away, si Rebecca, binaba yung banga niya, pinam, sasabi pa niya, pati yung mga ano mo, dala mong tupak, ay ba, kamilyo, painumin ko. Kaya, iyon ang nakuha niya, si Rebecca, sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng tagumpay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, ang lahat ng bagay na yan ay nadadala sa panalangin. Amen. Pray. Kaya tinuwan sa man, always pray and do not give up. Don't give up yung gusto nyo. Na meron kayo talang, basta hindi masama. Hindi masama. Basta makabobote. Don't give up on that. May nagustuhan ka? Ha? Nung magustuhan ko si Sister Billy, katayaw niya sa akin, hindi ko nag-give up. sabi ko sa kanya, papatak rin sa akin. Hallelujah. So ang ginawa ko, nilasing ko yung tatay niya. Pinom ko ng syoktong. Naglasingan kami dalawa. Tapos sabi ng tatay niya sa akin, Mariano, huwag ka magalala. Akong bahala sa anak ko. Ako hindi mo siya makumbisi, akong kukumbisi sa kanya. Ayan, pagdating niya, galing sa trabaho, kinausap ng tatay. Eh, talagang ayaw sa akin eh. Sabi niya sa tatay niya, tay naman, ihanap mo naman mas guwapo dyan. Ay ngayon, siyempre, nadismay yung tatay niya, mapapaya sa akin eh. Napakaraan ilang gabi, inatake sa puso yung tatay niya. Namatay. Ako ang sinisi dahil nilasing ko daw. Sabi ko sa kanya, hindi ako yung dapat sisihin yan. Ikaw. Kasi hindi mo siya sinagot para sa akin. Hallelujah. Pagkatapos nun, sabi niya sa akin, palibig mo yan. Dahil kunin dahil sa'yo, hindi mamatay yan. Hallelujah. Di pinalibig namin. Nung inililibing ng tatay niya, sabi ko sa kanya, may usapan tayo. May usapan tayo kako. Alam lamang ako, pinaki-ipon-ipon kung binili ko ng syoktong na yun. Sa kanya, usapan tayo na kahit patay ka na, kumbinsin mo sa anak mo niya, napakasalan ako. Kanya. Hindi ko ba sinasabi sa si Sister Bilino, pero sinabi ko sa tatay niya doon sa libingan, bago binaon niya sa lupa, sabi ko, makakalimutan niyo, no? Sayang yung aking... binili ko ng syoktong. Pagkatapos sa libing niya, umalis na ako. Hindi ko na si dinalaw. Dalawang linggo siya dinadalaw. Pangatlong linggo, siya dumalaw sa akin. Halina, sabi ko sa tatay niya, answer prayer tayo. Puray natin, Panginoon. Puray ng Diyos. Rason na niya na ba? Kaya tagumpay, kahit ayaw niya sa akin, tagumpay. Amen. Don't give up. Keep on praying. Nakikita nyo, kahit 50 dos ka na, darating yan. Amen ba? Purihin natin, Panginoon.
purihin ng Diyos. And finally, know that success can be taken away from you. Ayan. Sabi ni Job, God gave it, God take it away. Ang Diyos ang nabigay, ang Diyos din ang babawi ng lahat ng yan. Nagtagumpay ka sa negosyo, subalit kinalimutan mo ang Panginoon, babawiin sa iyo yan. Amen? Nagtagumpay sa negosyo, nagyabang ka naman sa tatay at nanay mo, nagyabang ka sa kapatid mo, babawiin yan ang Panginoon sa iyo. Magugulat ka lang, pagising isang umaga, baong ka sa utang, wala ka ng paninda. Amen? Diba? Now, know that your success ends when you become proud and boastful and eventually forgets the Lord, your God, who had given you success in everything you do. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. In Proverbs 11 chapter 2, it says, when pride comes, then comes disgrace. But with humility comes wisdom. See? When pride comes, then comes disgrace. But with humility comes wisdom. Kasi may mga taong, ano yung akala mo? Kung saan galing? Ikalimutan niya yung pinanggalingan, ano? Tumaas na yung lipad. Wala na siyang makilala. Hindi na alam yung mga taong nakatulong sa kanya. Kalimutan na. Nako, magugulat ka na lang. Isang umaga, wala na ang lahat. Binawi na ng Panginoon. Sabi sa Deuteronomy chapter 8, verses 11 to 17, it says, be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe His commands, His laws and His decrees that I am giving you this day. Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, and when your herds and flocks grow large, and your silver and gold increase, and all you have is multiplied, then your heart will become proud, and you will forget the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. He led you through the vast and dreadful desert, the thirsty and waterless land with its venomous snakes and scorpions. He brought you water out of the rock. He gave you manna to eat in the desert, something your fathers had never known, to humble you, to test you so that in the end it might go well with you. You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. Do not forget the Lord your God, because He will take away all these things from you. Sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, pag ikaw ay tagumpay na, sagana na sa lahat ng bagay, may asagawang gwapong tulad ni, may kutsikang tatlo o apat, may bahay ka na at mayroon ka pang condominium unit sa Ambel Mansions. Amen? Huwag nga kayo magyayabang. Huwag yung kakalimutan ng araw ng inyong pagsamba, kaya well Shaddai. Huwag yung ipagpapalit yan. Sa sandaling iyan ay pinagpaliban nyo na, sapagkat busy na kayo sa inyong mga negosyo, busy na kayo sa inyong mga anak, sapat nagkaanak na kayo, pagkatapos bigyan kayo ng asawa. Huwag yung gagawin yan, sapagkat ang lahat ng inyong ini-enjoy na yan ay babawiin sa inyo ni Yahweh El Shaddai. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Okay. Now find your partner. Find your partner. Okay. O lang itatanong mo sa kapartner mo, ibig mo bang magtagumpay? One plus one. Ibig mo bang magtagumpay? Okay. Pangalawa, anong isasagot nyo? Amen. Takasan nyo. Amen. Okay, amen. One plus one. Ibig mo bang magtagumpay? Three plus three. Amen. Okay.